Kakapasok lang na balita, Chinese Foreign Ministry Maoning nagalit sa sinabi ni BBM sa China. Grabe totodasin ng mga Chino-sinungaling ayon sa Chinese Foreign Ministry. Tayo ang nakipag-deal sa China. Tayo ang dapat sumunod sa ayungin. Sasabihin lang kung anong gusto nila at kung ano pwede lang sa ayungin. Pero ang DFA bumuelta sa China, hindi totoo ganito ang nangyari sa kanilang deal. Ayon sa Department of Foreign Affairs, resupply mission lang daw na pag-usapan nila. Hindi totoo sumuko na tayo sa ayungin. Pinapalitan lang daw ni Maoning na pag-usapan nila. Grabe sagad-sagad sa pagkasinungaling. Based on the three-point principled position on handling the current situation on Ayungin Shoal, China has reached a provisional arrangement with the Philippines on the humanitarian resupply of living necessities. This reflects China's goodwill. We hope the Philippines will keep its promise and work together with China to jointly manage and control situation at sea. Pero ayon kay Commodore Jay Tariela, Pilipinas tuloy lang sa paggihit ng karapatan dahil kahit meron na tayo deal, hindi pa rin umaalis ang China sa karagatan. Ngayon alam nyo, hindi totoo ang nasabing deal, hindi totoo sinuko natin sa China ang karapatan. Dahil kung totoo papasok man sila sa nasabing deal, siguradong hindi mapupunta sa China ang karapatan. Nandun pa rin siya, binabantayan niya pa rin ang Philippine Coast Guard vessel doon, kung ano man activities natin. In return, our Coast Guard vessel, Teresa Magbanua, make sure na mabantayan naman niya ang area natin sa Skoda Shoal. Hindi natin isinuko ang ating laban sa West Philippine Sea. Kung ano man yung pag-uusap na nailatag ng foreign affairs ng dalawang bansa, ito ay para lamang sa mas mapayapa at mas mababang, mas hindi tensionado na operasyon sa West Philippine Sea. It's not about a fight only for this administration, but this fight will continue and we have to continue doing this kasi para sa kinabukasan ng kabataang Pilipino. Pero pagbabanta sa China ng Amerika, hindi sila pwede gumawa basta-basta dito ng deal, lalo't may mga kaalyado ang Pilipinas. Kailangan nakaharap sila kung gagawa daw ang China ng deal. A-attend sila sa pagpupulong ng Pilipinas. Kaya hinahamon nila ang China gumawa daw ng deal. Yung mga nakaharap kaalyado ng Pilipinas. They will reaffirm our nation's shared vision of a free and open Indo-Pacific region and support for adherence to international law in maritime domains. They will discuss ways to deepen coordination on shared challenges, including in the South China Sea, while also advancing our critically important bilateral economic agenda. Pero speaking of dapat mga nakaharap kaalyado ng Pilipinas, China nagulat naman sa sinabi ni Richard Gomez na yung mawawalang kita mula sa POGO, madaling makuha, importante inalis na ni BBM dito yung mga Chinese. Totally ban effective mga Chino totodasin na daw nila. Of course, the ramifications ng POGO ban is, of course, economy. May mga sabi na it could boost the economy. What can you say about it? Hindi totoo yun. 7 billion lang naman pinag-uusapan natin. Mas mabigat yung mga namamatay ng mga tao. Mas mabigat yung nakukarap ng mga tao. At saka pag tinignan mo yung POGO facility, more than 80% ng mga nagtatrabaho doon, hindi Pilipino, puro mindset. So hindi malaking gawalan sa ekonomiya natin yun. Pero paano po yung mga Pilipino nagtatrabaho po sa mga lake? Kunti lang yun, maghahanapan na ng paraan yan. Kayo share po ba si TV ang mahanapan niyo po ng paraan? I'm very sure gagawin ng paraan niyo. Very good. Very good. Good for us. And kung yung pinag-uusapan lang na 7 billion pesos annual na income ng POGO, it's very small as compared to the social cost na dinadala ng POGO. Anyways, POGO sa mga. Hindi naman talaga lahat Pilipinas yung trabaho, but yung mga Chinese national. So, I'm very happy that the president announced that. Where is your price? No, I was not surprised. I was expecting it. I would have been more surprised kung hindi niya sila. Tingin niyo madaling mabawi yung revenues na mawawala? Madali lang yun. 7 billion for national. Madali hanapin yun. Hindi malaking kawalan sa atin yung POGO. Malaking kawalan yung mga namamatay, yung mga tinotorsyo, mga nakasabahan, saka yung mga nakakarap ng mga NGO officials. So you think, sir, yung investigation ng House, di ba meron kasi yung investigation ng talagang? Yes. Patuloy pa rin yun. Kasi patuloy yun dahil sa mga ginawang sa mga criminal acts na nangyari. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwang ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.